Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at iisin. Inihandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mga mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng aming saya at kalungkutan, tagumpay, kabiguan, kasaganaan, kahirapan, kalusugan at karamdaman. May alay nawa ito sa iyong anak na si Jesus umumagamit para sa amin mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Banggitin ang iba pang mga kahilingan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan lalo na sa panahon ng pagsubok at kapigatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tumayo po ang lahat at ating dasalin ng orasyon. Binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipanayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging kadapat-dapat sa mga pangako sa Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahalag grasya at yayamang sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin, Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon magpakailanman, mabagsawala hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon magpakailanman at magpasawalanggan, siya nawa. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumandali po muna tayong maupo at isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ng pasasalamat nina Jim Palomo Jose, Jaime Jose and family, Maria Lilia Munina, Marian and JP Monica Isabel, Maristel Isadora, Juan Mariano Margarita Imelda Prudencia, Alex at Tess Hernandez, Louis Lenny Carmela at Adriel Reynoso, Maria Cristina Bernardo at pamilya, Huling Cruz at pamilya, Herme Mateo at pamilya, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alin Castre, Mr. and Mrs. Ricardo at Christy Lazaro. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Raymond Francisco, Soki Josen Diwa, Raymond Johnson. Special intention ni Christian Dayao, Jefferson Gan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trillana, Alvin Salsos, Alvin Abigail at Annika Borja, Maribik Tantoco, Aristotel Atienza, Elena Oliveros, Rayen Angelo Tantoco, Sophia Ann Joygos, Leonila Tantoco de la Cruz,
Maria Jarina Soriano, Carlota Canilao, guidance and protection of Bernal family. For healing and recovery, Corazon Mayoni, Estela Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banyes, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia De Los Reyes, Oliver Quizon, Richard Ortiz, Evelyn Derama Sagala, Dolores Tantoco Stauder, Carmela Marie Reynoso, Maria Teresa, Attorney Erwin Angeles, Richard Rodelas, John Arthur Angeles, Arnold Blanquisco, Danilo Jacinto, Maribic Cayabyab, Milagros Quizon, Minerva Santos. Para sa mga yumao nating kapatid na sina Dr. Eloisa Montserrat, Romeo Marlene, Maria Prosperita, Romulo Mabrick, Mariano, Cornelio, Ronald, Josephine, Dominador, Jose, Pedro, Edgardo, Erlinda, Rose Ann, Elaine, Jenaline, Nicanor, Demetria, Alejandro, Nemencio, Lily, Erminildo Gilbert, Sister Nene, Brother Juanito, Sister Julie, Sister Opelia, Consolacion, Benevaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Levi, Oliva, Aurora, Hazel, Oliva, Aurora, Hazel, Herminia, Maria, Nanette, Mamerto, Architect Francisco, Angel, Gabriel, Annika, Marinel, Leia, Hubita, Remigia, Norma, Hermogena, Josepina, Juana, Maria Therese, Pauline, Kenny, Ramon Senior, Dolores, Felix, Rosa, Magdalena, Jacinto, Tomas Jr., Tomas Senior, Maria Corazon, Dolores. Isama din po natin ang mga yumao na sa COVID-19 at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ika-21 ng Nobyembre, dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Magsitayo pong lahat para sa ating banal na pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halinang ipahayag at ipagdiwang ang pagkahari ni Jesus ng sanlibutan, upang maging marapat tayo sa piging ng kaligtasan. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Iyoko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang kumpay. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi na ng liturhiya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Daniel na ang pamamahala ng hinirang ng Diyos na ipinagkalooban ng kapangyarihan at karangalan ay hindi magwawakas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako ay namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagahari, Panginooy maghari na ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na ang damit niya'y maharlika. Panginoon ay nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy nagahari na ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin, pa, ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag. Simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas, ikaw ay naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Sa ikalawang pagbasa, kinikilala si Jesucristo bilang ang simula at ang wakas na siya ring nagtataglay ng kapangyarihang magpakailanman. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo. Ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari na mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at ang kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ng mga umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat na lipis sa lupa. Makakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at Omega, wika ng Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, Diyos sa nakaraan, at siya'y darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinasabi ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa sanlibutang ito. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Oh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinapakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ay pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo na pong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Kristong Hari. Ito po ang huling linggo ng ating kalendaryong liturhikal ng simbahan. At ipagdiriwang natin sa susunod na linggo, ang unang linggo ng Adbiyento, kung saan pinasisimulan ang panibagong taon ng kalendaryong liturhikal ng simbahan. Mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng Kristong Hari na pagdiriwang ay dahil noon ang tao itinuturing ang mga bagay at ang kanilang sarili bilang hari. Marami ang nag-aagawan at nagpapatayan para maging hari. Kaya nga noong panahon, no? Noong naging pinuno si Hitler at kung sino-sino pang na mga pinuno na akala nila sila ang hari ng sanlibutan. Kaya itinatag ang pagdiriwang na ito upang ipaalala sa atin na nag-iisa lang ang hari ng sanlibutan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong, talaga bang sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo, talaga bang ang Panginoong Hesukristo ang naghahari? Baka mamaya, magpasa hanggang ngayon, itinuturing natin na ang ating sarili ay hari. Bago pa man ang lahat, ano ba ang ideya natin tungkol sa hari? Kapag tinanong kayo, ano bang itsura ng hari? Karaniwan, ang palagi nating i-describe na itsura ng hari, ano? May koronang maganda, na ginto, puro diamante, mamahalin. Tama ba? Pangalawa, pag diniscribe natin ang hari, suot ay maharlikang damit at napakaganda. Tama ba?
At pangatlo, hinding-hinding mawawala ang pagiging hari, no? Kung wala siyang trono. Trono na maganda, trono na marangya, trono na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga nasasakupan. Iyan ang karaniwang ideya natin ng pagiging hari. Kung talagang si Kristo ang hari ng sanlibutan. Karaniwan, nakikita natin yung picture na si Kristo na nakaupo sa trono, magandang damit at may korona. O kaya sa larawan o picture. Pero ang totoo, kung babasahin talaga natin ang Ebanghelyo, ang Biblia, nakalagay ba doon na nagsuot siya ng maharlikang damit? May nabasa po ba kayo? May nabasa po ba kayo na ang Panginoong Jesucristo ay nagsuot ng koronang maganda, ginto, at punong-puno ng diamante? Na. Narinig niyo ba na ang Panginoon sa mga gospel, sa mga mabubuting balita na ating naririnig linggo-linggo, na siya ay nakaupo sa kaniyang trono? Wala. Dahil ang pagkahari ng Panginoon ay taliwas sa ideya natin ng pagiging hari. Ano ba ang korona ng Panginoon? Ano ba ang kanyang damit? Ano ba ang kanyang trono? Walang iba kundi noong siya ay nakapako sa krus. Imbis na koronang maganda at puno ng diamante, koronang tinik ang kanyang suot. Imbis na nakasuot ng maganda, maringal, na kasuotan, katulad ng mga haring, nakikita natin, ano ang kanyang suot? Wala. Halos hubot-hubad ang suot ng Panginoon sa kaniyang trono. At imbis na tronong upuan na maganda at maringal, ano ang kanyang naging trono? Walang iba, kundi ang krus. Yan ang sumisimbolo sa pagkahari ng Panginoon. Taliwas sa kung ano ang ideya natin sa pagiging hari. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa kung paano bang maging hari, tunay na maging hari sa sanlibutan ito. Higit sa kayamanan, higit sa trono, korona, marangyang damit, ari-arian, palasyong maganda. Ang paghahari ng Diyos, ang tunay na paghahari, ay matatagpuan sa mga halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, babalikan ko ang tanong sa inyo. Tunay bang ang Panginoong Jesucristo ang naghahari sa iyong buhay? Siguro kung papataasin ko kayo ng kamay, magtataas kayo ng kamay. Pero totoo bang naghahari ang Diyos sa inyong buhay? O ang mas naghahari sa ating puso ay yung galit? Isang taon nang nakakaraan, hindi mo pa rin mapatawad yung taong kagalit mo. Sa tuwing makikita mo siya, nang gagalaiti ka at iniisip mong masama, sana mapatid ka, sana maghirap ka, sana mamatay ka na. Yun ang iniisip natin. Bakit? Kasi... Sorry, nawala po ako. Dahil may bata. Dahil, no, imbis na si Kristo ang naghahari sa ating puso, ano ang naghahari? Galit. Hindi natin mapatawad ang taong mga kagalit natin. Pangalawa, imbis na si Kristo ang naghahari sa ating puso, ano ang naghahari sa atin? Kayamanan, pera. Yan ang palaging iniisip natin. Yan ang palaging hangarin natin, ang magkaroon ng pera. Katulad ng sinabi ko noon, hindi masamang
maghangad ng pera. Hindi masama na tayo ay magkaroon ng pera. Pero mga kapatid, kung ang isip mo ay palaging pera, wala ka ng ibang inisip kundi kayamanan. Ang pinakamahalaga para sa iyo ay ari-arian. At nakalimutan mo ng magbigay ng tulong, magmalasakit, at maawa sa mga nangangailangan. Yan ang masama. Dahil ang nagahari, hindi ang Diyos, kundi ang kayamanan, ganid, at pagiging makasarili ang nagahari sa puso, sa isip, at sa buhay natin. At pangatlo, baka mamaya, ang palaging gusto mong gawin, ang palaging iniisip mo at nagahari sa puso mo at buhay mo ay walang iba kundi ang maging maligaya ka nang dahil sa mga makamundong bagay. Kasi masaya, kasi masarap. Kaya ang palaging iniisip mo ay kung ano yung makapagpapaligaya sa iyo. Kung ano yung makapagpapasarap sa iyo. Kung ano yung magiging komportable ka. Yan ang palaging nasa isip natin. Kaya nga ayaw nating maghawak. Gusto natin palaging madali. Gusto natin palaging masarap. Ayaw na nating mahirapan. Ayaw na nating magsakripisyo. Ayaw na natin na tayo ay nasasaktan. Dahil ang gusto natin, puro sarap, puro saya. Kaya ang palaging hangad, mga makamundong bagay, mga bisyo. Nasaan ang Panginoon? Akala ko ba siya ang nagahari sa puso, sa isip, at sa buhay natin? Eh mga kapatid, tandaan natin, kung talagang gusto mong maghari sa puso, sa isip, at sa buhay mo, ang Panginoong Hesukristo, tularan natin ang kanyang halimbawa. Ang hari, siya ang pinaglilingkuran. Hindi siya pinapagalaw. Siya lang ang magde-decide. Pero ang lahat ng gumagawa ng kanyang gusto ay ang kanyang mga tauhan, sundalo, ang kanyang mga sidekicks. Pero taliwas sa pagiging hari ng Panginoon, imbis na siya ang paglingkuran, siya ang naglingkod. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para paglingkuran ang bawat isa sa atin. Nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, nagbumuhay ng patay, nagpangaral ng mabubuting balita. Ang lahat ng ito, ang kanyang buhay ay inalay niya para paglingkuran ang bawat isa sa atin. At pangalawa, ang pagiging hari ng Panginoon ay taliwas sa kung anong iniisip nating hari. Dahil ang hari, siya ang pinagpupugayan. Ang hari, siya ang minamahal ng lahat ng tao. Pero taliwas, dahil ang Panginoong Hesukristo ang mas nagmahal sa ating lahat. At anong pruweba doon? Walang iba kundi si Kristong nakabayubay sa krus. Yan ang tanda na ang Kristong hari ay mahal na mahal tayo. Na inialay niya ang kanyang sariling buhay upang ipadama sa iyo, ipadama sa atin lahat na mahal niya tayo kahit sa punto na ialay niya ang kanyang sariling buhay. Alam niyo ba, sa puso ng Panginoon, hindi niya itinuring kailanman ang kanyang sarili bilang hari. Kaya nga nung tinatanong siya ni Pilato, ikaw ba ay hari? Kailanman hindi niya sinabi na siya ay hari. Bakit? Dahil sa puso niya, sa isip niya, malinaw kung sino ang hari. Ang Diyos Ama at tayong lahat. Ang nagahari sa kanyang puso, hindi ang kanyang sarili. Kaya minarapat niya ang kanyang sarili
buhay, naialay, mamatay, magpakasakit, para maipadama sa atin kung gaano tayo kahalaga at kung gaano tayo kamahal niya. Kaya mga kapatid, ngayon na tayo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ng Diyos, nawa, tunay nga na sa puso natin, sa isip natin, sa buhay natin, ang talagang naghahari ay walang iba kundi si Kristo. Higit sa kayamanan ng mundo, higit sa mga makamundong bagay at mga bisyo, higit sa kung saan at kung ano at kung sino paman, ang naghahari sa ating puso ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya at lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at mamatay na tao. Sumasambalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli at mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pagtitiwala nating ilahad sa ating Ama, ang ating pangangailangan sa pamamagitan ni Jesus na itinanghal bilang hari ng sanlibutan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa simbahan, upang maging tunay na siyang binhi, daan at kasangkapan ng katotohanan tungo sa paghahari ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa mga namumuno at naghahangad mamuno sa bansa, upang sila ay maging makatotohanan at hindi mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa lahat ng mga misyonero, mga madre, mga hermano, upang sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang paglilingkod at apostolado, matatag ang pagkaharian ni Kristo sa gitna natin. Dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa atin lahat na natitipon sa ngalan ni Jesus, ngayon nagdiriwang tayo na 500 taon na pagiging Kristiyano upang ang pagkilala natin sa pagkahari niya ay matulak sa atin sa mas maigti na pagsunod sa Kanya. Dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa lahat na yumao, upang mapabilang sila sa kaharian ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Amang makapangyarihan, mapasa amin ang iyong kaharian. Itulot mong kami maging sambayanan ng pag-ibig upang maging patunay kami ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Maaari na pong humanay sa gitna at ialay ang mga pamaskong handog. Thank you.
Okay na po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming katapagtubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat, ang siyang lubusang naglalakad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayundin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, at Dennis na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Nomer, Adela, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piki. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Oh, no.
Magsiluhod po ang lahat. Horacio Imperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigili ng paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay laki pa ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan. Matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibay nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at hihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahalina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuhin sa aming mga pangangailangan. Bagkos, ipag-adya mo kami sa panganib at kasamaan o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Iyoko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit pagpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinapaalala po bukas na wala pong 7 muna, no? Na 7 a.m. Mass. Dahil ito po ay pag-a-anticipate na baka mag-extend yung Misa Mayor natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari sa ganap na ika-anim ng umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay.
ipakaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.